Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at sa lahat po ng sumusubaybay ng On Point, magandang gabi po. Lunes na naman po mga kapatid at welcome po sa ating another episode ng ating On Point. The whole month of May, ang ating topic po is patungkol sa work. For tonight's episode, we are going to talk about the previous preaching by Pastor Butch, Work, Life of Labor, nagmula sa teksto na Genesis 1, verse 27 to 28, Genesis 2, verse 1 to 3, Genesis 3, verse 17 to 19. I-welcome po natin si Pastor Butch. Pastor Butch, magandang gabi po. Magandang gabi po. Sa ating panimula po, can you give us the recap of the preaching last Friday po? Yung ano po yung nakapaloob sa topic na ito? Opo. Yung preaching po na yon ay patungkol sa pagtingin kung ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pagtatrabaho o sa paghahanap buhay. Alam niyo naman po, magkakaiba ang mga kaisipan patungkol sa ano ba ang work or trabaho. Kaya minarapat po natin na makita po ang tunghayan ng Biblia kung ano ba ang sinasabi po ng Panginoon tungkol sa pagtatrabaho. At nakita natin po ang mga verses doon po nga po sa Genesis na kung saan nilikha ng Diyos ang tao at binigyan niya kapatid ng kautusan na pangalagaan ang hardin ng Eden. Kaya doon po sa preaching na iyon ay apat po yung nakita po natin na bago po ang lahat, ang pagtatrabaho po or work ay hindi lamang yung paghahanap buhay, kundi yung paggamit ng lakas, di ba kapatid, ng energy mo, pagka ikaw ay nag-exert ng effort, ay work na po ang tawag doon. Kaya ang work po ay hindi na lang po sa paghahanap buhay, ito rin ay sa pag-silbi natin sa Panginoon, sa iglesia, sa church, ito po yung sariling personal na pagsunod natin sa Panginoon, work din po iyon. Yung pangangalaga ng mga relasyon na meron po tayo sa mga asawa natin, sa mga katrabaho natin, work din po iyon at marami pang iba. Pati po yung ating pleasure and entertainment, yung mga sports, ganun po, na work din po iyon at marami pa pong iba. At nakita po natin, doon po sa preaching na iyon, apat po yung nakita po natin na katotohanan tungkol sa work. Ang una-una po ay, we work because God works. Okay? Nakita po natin sa scripture, kapatid, ano, na ang Diyos po ay lumikha at ang tawag niya dun sa kanyang paglilikha ay work. Okay? So, we work because God works. And then number two, man is meant to work in the Garden of Eden. Okay? Bago pa man nagkasala si Adan at saka si Eva, inutusan na sila ng Diyos na magtrabaho doon sa hardin ng Eden. At ito nga po ay parang sorpresa sa ibang mga tao dahil ang kaisipan po natin ng paraiso ay isang lugar na kung saan hindi nagtatrabaho ang tao. Di ba, kapatid? Pero dito, maliwanag po na doon pa lang sa paraiso ay inutusan na ng Diyos ang mga ninuno natin, si Adan, si Eva, na pangalagaan at pagyamanin yung hardin ng Eden. So, they were given at a command to work. Okay? At pero itong pagtatrabaho na ito ay nagbago dahil nung magkasala sila, ay kailangan na nilang magtrabaho upang kumain. Bago sila nagkasala, hindi nila kailangan magtrabaho upang kumain, pero dahil ang lupa ay mabunga. Okay? Pero nung sila po ay nagkasala na, nasinumpa ng Diyos ang lupa, at ang sabi ng Diyos ay kakain lang kayo pagka kayo ay magbabanat ng buto at magtatrabaho. So in the garden, they had to work. Outside of the garden, they also had to work. Okay, so work pa rin. At hindi lang iyon, pati po sa pagsunod natin sa Panginoon, yung ating paninilbihan sa Panginoon sa iglesia, work din yon kapatid, di ba? At makikita natin na ang Diyos po ay hanggang ngayon ay nagtatrabaho.
Sabi ni Jesus, my Father until now works, is working, and working. Even I am working, sabi ng Panginoong Jesus. And even the Holy Spirit, ay lahat po, ay ang Panginoon, ang Diyos po, ang kadiyosan, ay nagtatrabaho. Kaya tayo rin po, yung ang nagtatrabaho. Yun, kapatid, yung basically, yung apat na katotohanan na sinabi po natin doon sa preaching. Pastor, nakasaad po dun sa Genesis 3, verse 17, coarse is the ground because of you. Through painful toil, you will eat food from it all the days of your life. And nabanggit nyo po, ang lupa ay isinumpa. So, kakain kayo sa pamamagitan ng paghihirap, mahirap na pagtatrabaho. Inulit niyo pa po yun ay mahirap na pagtatrabaho. So, bakit po? Dahil nagkasala ang tao, tayo po. So, matatawag po ba natin na habang buhay na kaparusahan ito mula sa Diyos? Tingnan natin yung verse, Sister Joy. Ang sabi ng Genesis 3:17, yung binasa mo, cursed is the ground because of you. Cursed is the ground. So, isinumpa ang lupa. Okay? Dahil sa kasalanan nila. By the way, ito'y tatlong sumpa ito, kapatid, na binitawan ng Panginoon sa kanila dahil nagkasala sila. Ang unang isinumpa ng Panginoon, yung ahas, yung serpent. Okay? Ang pangalawang isinumpa, yung babae, na lalong magkakaroon ka ng paghihirap at sakit doon sa iyong panganganak. Isa yon. At yung nga, yung sa lalaki, sabi niya, cursed is the ground. So, ngayon, kailangan mo magbungkal ng lupa para ikay kumain. So, nung nasa Eden sila, hindi kailangan magbungkal ng lupa. Okay? Pero ngayon, kailangan na nilang magbungkal ng lupa upang kumain. At ang sabi dito, sister, sa verse 17, all the days of your life. All the days okay? of your life. Cursed is the ground because of you. Through painful toil, you will eat of it all the days of your life. Okay? At ang sabi pa sa verse 19, sabi niya, by the sweat of your brow, you will eat your food until you return to the ground. Mm-hmm. So, okay, sa pamamagitan ng pagpapawis o pagtatrabaho at pagpapawis, eh, ikaw ay kakain, sabi niya, hanggang ikaw ay bumalik sa lupa. So, ang tanong, buong buhay ba ito, kapatid? Eh, masakit, pero opo. Okay? Nagtatrabaho po tayo. Of course, yung iba, may mga pensyon, mga ganyan, may mga, nababawasan yung kanilang pagtatrabaho, pero ganun pa rin po. So, yun po ang kalagayan ng tao, kapatid. And ito'y lahat dahil sa kasalanan. Okay? So, habang buhay po. Yes. Yung pagtatrabaho ng tao. Yun. In regards po sa evangelizing, yes, discipleship, mababasa po natin sa Matthew 28 verse 18 to 20. We both teach them to obey everything and we teach ourselves to obey everything. Mm-hmm. Bagamat nagawa na natin ang ating responsibilidad to share the gospel, to assist them, ang mga kapatid po natin, ganun pa man, hindi pa din fully surrender sa Panginoong Jesus yung mga nasharean po natin. Apo. Yun. Umaate ng LG check, umaate ng BS check. Kung dati siya ay naninigarilyo, ngayon po hindi na po siya naninigarilyo. Pero, may pero po, andun pa din yung party dito, party doon, na may kasamang inom dito, inom doon. So, ano po ba ang kailangang gawin na ni LG leader or ni church leader, ng mga elder, kung sino man ang nagde-disciple sa ating kapatid na iyon, sa taong hindi pa fully surrender sa Panginoong Jesus? Okay. Totoo po, frustrating po, no? Tayong mga LG leader na meron kang, dinidisciple, minementor, upang maging fully surrendered sa Panginoon, sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Pero nakikita natin po minsan na may kahit ano ang mga sabi mo, ano ang mga ginagawa mo para sa kanya, eh para bagang meron pa siyang mga bagay na hindi mabitaw-bitawan. Okay? At frustrating nga yun. Okay? Pero unawain po natin, mga kapatid, na
Sino ba sa atin ang perfect? Di ba? Sino ba sa atin ang hindi na nagkakasala? Di po ba? Lahat po tayo, okay, tayo po ay ligtas, tayo po ay mahal ng Diyos. Ngunit wala po sa atin na makakapagsabi na hindi na tayo nagkakasala. So, tayo po ay ligtas pero hindi tayo perfect. Mm-hmm. We are not perfect. Okay? So, tayo pong mga LG leaders, mga kapatid, huwag po tayong ma-frustrate. Dahil laging mayroong kapintasan ng bawat isa. Okay? At oo, merong mga taong mas marami pa ang kailangan nilang isurrender sa Panginoon. Meron namang mga taong maring konti na ang dapat mong isurrender, pero laging meron kang dapat isurrender. Lagi kang merong kakulangan, kapintasan, kasalanan, kalabisan. Mm-hmm. Laging may ganun at wala sa atin ang perfect. Kaya tayo pong mga LG leader, huwag po tayong ma-frustrate. Every one of us, we have our own imperfections and ganun din po yung ating ini-LG, yung ating disciples. So, ano po ang kailangan gawin? Number one, magtiyaga po tayo. Dahil ito pong proseso ng pagbabago sa atin ng Diyos ay isang proseso na matatapos sa ating kamatayan. Hindi ito, walang katapusang proseso ito hanggat nasa lupa tayo. Hindi tayo perpekto at patuloy tayong binabago ng Diyos. Kaya, huwag po tayong manghinawa doon sa ating disciple. Magpatuloy po tayo. Magtiyaga po tayo, we have to persevere. So, ano po ito? Gawin po natin yung LG. Sunduin sila, turuan sila. At ito po ang gusto kong sabihin. Ipag-pray po natin sila. Okay? Dahil meron po tayong hangganan ng ating mga kakayanan at ayaw po natin na mahulog tayo sa bitag, kapatid, nang tayo ay gumagawa na walang panalangin. Maari kasi tayo maging ganun na puro gawa na kulang sa panalangin. Ang paninilbihan po natin sa Panginoon ay dalawang bagay, yung ginagawa at saka yung pananalangin natin. Gusto ko pong basahin, Sister Joy, yung sinabi po ni Apostol Pablo sa Colossas 9 hanggang 12. Ang sabi po ni Paul, Colossians 1:9, sabi niya, "For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you and asking God to fill you with the knowledge of His will through all spiritual understanding." Sabi niya sa mga taga-Kolosa, hindi ako tumitigil na ipanalangin kayo. Okay, at ano ang panalangin niya? Sabi niya na mapuno kayo ng kaalaman, na makilala niyo ang Diyos. Okay? Mapuno kayo ng kaalaman tungkol sa Diyos. Tapos sabi niya sa verse 10, "And we pray this in order that you may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God." So, sinasabi niya na ipinapanalangin ko kayo para yung buhay niyo ay maging kaaya-aya sa Diyos. Okay? At kayo ay namumunga ng mga mabubuting gawa. Okay? At yun ang gusto natin makita sa bawat isa sa atin. Hindi lang sa mga ano. So, mga kapatid, yun po, ipag-pray po natin ang bawat isa, ang ating mga LG, ang ating mga nasasakupan, na may hangganan at limitasyon po yung ating magagawa. Pero ang Diyos po ang kaduluduluhan ang nagbibigay ng kalaguhan sa ating mga kapatid. Yun lang po. Malaking bagay po talaga yung panalangin, no? Prayer, yes, is very powerful po, mm-hmm, sa bawat isa. Kailangan natin magpanalanginan sa bawat isa. Ganun pa din po yung panalangin natin yung mga church leader natin, yung mga pastor natin. Yes. Importante din po yun. Pastor, nakasaad din po sa John chapter 14, verse 12. "He will do even greater things than this because I'm going to the Father." Alam naman po natin na hindi natin mahihigitan ang gawain ng Panginoon. Opo. Ano po ang malinaw na explanation dito, Pastor? Oo. Ang sabi ni Jesus,
you will do greater things than me. Mm. Di po ba? So, mas hihigitan niya sa Tagalog, di ba? Opo. Mas higit yung magagawa niyo kaysa sa magagawa ko. At tingnan natin ang ginawa ng Panginoong Jesus. Bumuhay siya ng patay. Mm-hmm. Di ba? Nagmilagro na yung ilang pirasong isda at saka tinapay, naging napakarami. At yung mga inaalihan ng demonyo, pinalayas niya yung mga demonyo. At tapos ang sabi niya sa atin, hihigitan niyo ang mga ginawa ko. Okay? So, pero hindi po yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Ang gusto pong sabihin ng Panginoon doon ay yung pagbabahagi ng mabuting balita, ng kaligtasan. Okay? Na, dahil mas marami po tayo, sinasabi po niya yun sa simbahan, sa iglesia, tayo pong lahat. So, basically lang sinasabi ng Panginoon, dahil mas marami kayong mababahaginan ng mabuting balita ng kaligtasan. Nungayon po natin, Sister Joy, na ang pinakamalaking milagro ng Diyos ay hindi yung bumuhay ng patay, hindi yung magpadami ng pagkain, hindi yun. Ang pinakamalaking milagro po ng Diyos ay yung iligtas niya ang isang makasalanan at gawin niyang anak ng Diyos. Right? Yung iligtas ang tao na papunta ng impyerno at maliligtas niya at gagawin niya ang taong ito ay pupunta sa langit. At ito po ay nangyayari sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Alam niyo po, ang sabi ni Jesus, si John daw ang pinakadakila sa lahat. Si John the Baptist. Bakit? Kasi si John the Baptist ang pinakamalapit na propeta na nagturo sa Panginoong Jesus. Nasabi niya sa mga tao, heto ang tupa ng Diyos. Okay? Here is the Lamb of God who takes away the sin. Yun ang pinakamalaking ministry ni John at kaya siya ang pinakadakila. Ano pong pinapakita nito? Yung ituro mo si Jesus upang ang tao ay sumunod sa Kanya, upang ang tao ay maligtas, yun ang pinakamalaking magagawa natin. Pinakadakila yun. At dahil mas marami tayo, buong iglesia, na nagbabahagi ng mabuting balita ng Panginoong Jesus. Kaya ang sabi po ng Panginoon, greater things you will do than what I have done. Okay, so yun lang po. Okay po. Pastor, ano naman po yung masasabi nyo sa mga ating mga kapatid na ang sinasabi po sa kanilang mga trabaho is a curse or hindi blessing? Yes. Dahil sa paghihirap na nararanasan nila. Paghihirap na in a way na ang haba ng duty namin sa work, ang nakakasalamuha kami ng mga terror or mga masusungit na amo, terror yes. na mga katrabaho, yung manager ko, yung supervisor ko, ang terror, nahirapan na ako, ayoko na. It's not a blessing, this work for me. Ganun po. Ano naman po yung masasabi natin sa kanila? Opo. Lalo na po tayong mga OFW, talagang totoong-totoo yung, yung sitwasyon na iyan. Kahapon nga lang, may kausap ako sa church eh, na yun ang sinasabi niya, na sabi niya, minsan natutulog ako, yung natutulog ako, tapos bigla akong gigising dahil naaalala ko yung trabaho. At sabi niya, minsan sa trabaho, umiiyak na ako dahil talagang sobra-sobra yung pinagagawa sa akin. At so, yun, no, masasabi mong curse, di ba? Wala na, na. Pero unawain po natin mga kapatid na ang pagtatrabaho po, ito po ang kaparaanan ng Diyos na para po tayo ay magkaroon ng pagtutustos sa mga pangangailangan natin. Okay, this is God's way for us to earn our living upang tayo ay kumain. Sabi niya, di ba, sa binasa natin kanina sa Genesis, through painful toil, you will eat. So tayo ay kakain sa pamamagitan ng pagtatrabaho. At ganun din yan sa bagong tipan na nung si Pablo ay nangaral sa mga taga-Thessalonica, ang sabi po niya, yung hindi kakain, ay yung hindi magtatrabaho, huwag kumain. At ang konteksto noon, Sister Joy, is tinuturuan po niya sila na huwag maging tamad. Yun ang konteksto noon eh. Sabi niya, kung ako nga nagtatrabaho ako upang hindi ako maging pabigat sa inyo. So basically, ang sinasabi niya, magtrabaho. Oo, may mga taong hindi kayang magtrabaho, yun ang mga dapat tulungan. Pero huwag sana tayo na maging mga tao na
kayang magtrabaho pero hindi nagtatrabaho. Yun ang hindi tama. So, yes, work is hard and sometimes or even many times there are injustices, pain, unfair practices na nangyayari sa trabaho at minsan natatawag na natin na it's a curse. Pero huwag po natin kakalimutan, kapatid, na itong hanap buhay na ito, ito ang kaparaanan para matustusan ang mga pangangailangan natin. Pansinin po ninyo na okay, hirap na hirap ka, pero pagdating ng dulo ng buwan at ikaw ay, di ba? Ikaw ay tumanggap na at ikaw ay nakapagpadala na at natustusan mo yung pangangailangan ng anak mo at nakabayad ka ng utang mo, hindi ba yun pagpapala? Diba? Tama po. Pagpapala yun. So, medyo malilihis na ako ng konti, kapatid. Meron akong napanood na preacher sa YouTube nung nakaraan. Sabi niya, ang buhay eh, parang tren na dalawang, ano bang tawag doon? Yung railroad, yung dinadaanan ng tren, diba? Dalawang, di ko alam ang pangalan nun, paki-comment nyo na lang kung anong pangalan nun. Yung dalawang, Riles, yung dinadaanan ng tren. Sabi niya, ang buhay parang riles, parang tren na dalawang riles ang dinadaanan. Yung isa masaya, yung isa malungkot. Yung isa punong-puno, yung isa kawalan. At sabi niya, pinsan niyo ang buhay natin. Sabi niya, hindi naman laging puro masaya at walang kalungkutan. At hindi naman puro kalungkutan at walang kasaya. Halo yan. At ganun ang trabaho. Diba? Halo. May mga araw na talaga naman nagtitimpi ka. Pero may mga araw din naman na, wow, Lord, may akong pambayad, di ba? So, how do we look at our job? Mag-ingat po tayo. Na ang pagtingin po natin sa trabaho ay kailangan po meron po tayong pagpapasalamat. Okay? Magpagpasalamat po tayo. Yes, may mga unfairness, mga injustices, pero magpasalamat pa rin po tayo. Sister, maalala mo nung lumalabas ang mga Israelita mula Ehipto papunta ng lupang pangako, di ba? At nagagalit sila kay Moses. Sabi nila, Moses, walang makain. Di ba? Nagre-reklamo. Mabuti pa sa Egypt, pagkain. Okay? Dito, walang makain. Okay? Ano pong ginawa? Nagalit ang Diyos. Okay? Hinatulan sila ng Diyos. Marami sa kanila ang namatay. Wala bang makain? May makain. Kumakain sila eh. Okay? May naiinom sila. Mapaghanap nga lang sila. Okay? So mag-ingat po tayo na yes, mahirap po ang trabaho pero huwag po tayo mahuhulog sa bitag na yun. Let's be thankful. Let's not grumble. Let's be thankful na yung trabaho po na iyon ay kaparaanan ng pagpapala ng Diyos. Ngayon, paano yan? Sister Joy, paano? Galit na galit na ako. Wala ba akong karapatang mag-resign? Oo, may karapatan kang mag-resign. May karapatan kang humanap ng ibang trabaho. Yes, karapatan mo yun. Ngayon, kapatid, pagka nandun tayo, fine. Maghanap po tayo ng ibang trabaho. Pero, huwag tayong mag-grumble. Huwag nating sisisihin ang Diyos. Okay? Huwag nating tatawaging curse yun. Kasi, blessing yun eh. Blessing. Okay? Blessing po yun. Okay? Tama po. Blessing po. Blessing po ang ating mga trabaho. Saan man tayo inilian ng Panginoon, yung lahat ng trabaho natin is blessing. And importante din po yung ipag-pray po natin yung mga employer natin, no? Yung mga amo natin, yes. Mga katrabaho po natin, no? Importante din po yun. Ayun po. Ngayon man po, magtatrabaho pa po ba tayo sa langit? Magandang tanong yan. Magtatrabaho ba tayo sa langit? Kasi ang trabaho sa lupa eh. Oo po. Di ba? Paano sa langit? Magtatrabaho ba tayo? Meron din po bang mga doon, mga restaurant, mga food chain, waitress, mga ganun po. Tingin ko may Starbucks. De, pero lang. Ito po ang sinasabi po ng Revelations 14:13. Sabi niya, ang sabi ng Revelations 14:13, "Then I heard a voice from heaven say, write,
Blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, they will rest from their labor, for their deeds will follow them. So, they will rest from their labor. So, ano ang sinasabi nito? Yung trabaho natin sa lupa, ay tapos na. Okay? Yun yung masarap na retirement plan. Yung trabaho natin sa lupa, yung paghahanap buhay, yung gigising ka ng maaga, okay, na minsan ayaw mong pumasok, yung mga unfair na mga amo, tapos na, sabi ng Diyos. So, rest, you rest from that. Pero Sister Joy, huwag natin kakalimutan na si Adan at saka si Eva, nung nasa paraiso sila, bago sila magkasala, may utos na sa kanilang magtrabaho. Di ba? So, sa paraiso, may utos na magtrabaho. Ngayon, ang kaligtasan, pagka ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Jesus, ibinabalik ka niya sa paraiso. Okay? Yun ang ibig sabihin ng kaligtasan eh. Ang tao, nakatira sa paraiso, sa piling ng Diyos, dahil sa nagkasala siya, nahulog siya, nawala siya sa paraiso. Na-fall. Oo, na-fall. Nabuhay ng makasalanan. Ngayon, ang gagawin ng Diyos, kailangan gusto ng Diyos na yung tao, ibabalik niya sa paraiso. Ano ang kaparaanan? Si Jesus. At pagka tayo ay nanampalataya sa Panginoong Jesus, nagsisi sa ating kasalanan at isinuko natin ang ating buhay, ang pangako ng Panginoong Jesus, tayo ay maliligtas. At anong ibig sabihin ng maliligtas? Babalik tayo dun sa paraiso. Paraiso. Okay? Eh, si Adan at si Eva, bago nagkasala, may trabaho na eh. Mm-hmm. So pagbalik natin sa paraiso, may trabaho pa ba tayo? Meron. So may trabaho sa langit. Pero hindi siya kapareho ng trabaho natin sa lupa na kailangan mong kumain para magtrabaho. Hindi. Right? Yung trabaho sa langit, ito po ang trabaho sa langit. Ang sabi po sa Revelations 22:3. No longer will there be any curse. The throne of God and the Lamb will be in the city and his servants will serve him. His servants will serve him. Trabaho. Di ba? Will serve him. Paano yan? Ano yung serve? Paano tayo magsiserve? Ang ibang salin po nito, itong his servants will serve him, ang ibang salin nito will worship him. Okay? So, ang ating paninilbihan sa ating Panginoong Diyos ay pagsamba. Unawain natin, ang pagsamba ay work din yan. Okay? Dahil ginagamit mo yung lakas mo, maawit ka. So, it's work. But, masarap na work. Okay? Hindi siya yung sa pamamagitan ng hirap. Hindi. It's a work that you enjoy. It is a work that is fulfilling. It is a work that is joyful. Okay? But it's still work. But it's joyful. Yun po ang trabaho sa langit. Okay? So, hindi na siya yung trabaho na kailangan mo para ka kumain. Hindi na. Hindi mo na problema yun sa langit. Ang trabaho mo doon ay mananambahan po tayo. So, may trabaho ba sa langit? Yes. Okay? May trabaho po sa langit. Okay? Ayun po, may trabaho sa langit. Ang paninilbayhan natin is yung pagsamba sa ating Panginoon. Pastor, any inspirational or encouragement po sa ating mga kapatid na nanonood? Amen. Mga kapatid, tayo po ay binigyan ng Diyos ng lakas. Lakas ng pangangatawan, lakas ng pag-iisip, lakas ng imagination, all of this. Ito pong lahat ng ito ay para po sa kanyang kadakilaan. Diba, minsan, ang sinasabi natin, ibibigay natin ang ating sarili sa Panginoon. Ano ang ibig sabihin nun? Hindi lang panahon mo ang binibigay mo, yung lakas mo. Okay, may trabaho po tayo sa mundong ibabaw na ito. Yung mag-share ng gospel, okay, manilbihan sa kanyang iglesia, yung bang tumulong tayo sa ibang tao. Sabi ng Panginoon, magbigay ka lang ng tubig sa mga tao, parang ako na rin ang binigyan mo. So, all of this, gusto ko yung sabi ni Pastor Benel kahapon, sabi niya, itong trabaho natin, disguise lang to. Ganda na sabi ni Pastor Benel. Itong trabaho natin, disguise lang to.
Okay, dahil ang tunay na trabaho natin ay yung maglingkod sa Diyos. Itong mga trabaho natin na pang secular job, ito ang part-time natin. Ang totoong trabaho natin, magsilbi po sa Diyos. So, yun po ang dahilan, kapatid, kung bakit nilagay tayo ng Diyos sa lupa. At hindi pa niya tayo kinukuha pumunta ng langit dahil may trabaho pa po tayo. Ipalaganap po natin ang salita ng Diyos, ipakilala po natin si Kristo, magmahal po tayo para makilala ng tao ang ating Panginoon at sila man po ay maligtas. So, yun lang po, kapatid. Patuloy po tayong mag-disciple at mag-evangelize sa ating mga kapatid, no? Maraming salamat po, Pastor Butch, sa naging clear at meaningful discussion ngayong gabi. Para po sa ating mga katanungan at gustong mas lalong iklaro po yung inyong mga hindi naliwanagang tanong, mag-email lamang po sa bcf.onpoint@gmail.com nang sa ganun po atin pong mapag-usapan at mabigyan linaw po ang inyong mga katanungan. Thank you po for watching at magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po.